Ayan, hello guys, good afternoon. So, mali, nagbabalik tayo sa ating YouTube channel. So, nga ngayon lang naman ako makakapag-record. Okay? So, today is October 3, 2024, 4:20 PM ng hapon. Okay? So, may job tayo today. Ayan, problem nito guys, with repair history. Puro flux ito guys. Ayan, so, show lang natin yung ano na ito. Yung mga puro flux. Subukan natin. Baka mapakita natin. Subukan lang. Ay, nalimutan ko anong number nito. Anong number nito? Anong number? Talagyan lang natin ang number. 2040. So, lagyan natin ang number. So, ito siya guys. 20... saka 40. Ito yung number ng line number natin ng nare-repair. Okay. So, let's proceed. Ayan. Problem nito guys ay no display. Tapos, puro flux to. So, wait lang guys. Prepare lang natin yung kanyang ano, mga picture. Ayan. 2040. Ayan. With repair history to guys. Ayan, hindi. Paano makikita ko ba yung picture? Makikita kasi yung pangalan ng customer. Wait lang guys. So, hindi ko ma-hide yung ano eh. Paano ba da-download? May download ba dito? Mahirap kasi makikita ang name. Download, save. Okay, save natin. So, subok natin guys. Save natin dito. Ito, screenshot. Okay. Tapos, save natin. Okay na. So, nahirapan pa tayo mag-prepare, guys. Kasi, magsisave pa tayo ng image. Yan. So, save natin. Kasi, marami itong flux, guys. Galing siya ng repair history. So, sorry, ultrasonic clinic ko na siya para... kasi no display siya guys, no display. Ayan. Tapos ang matindi nito guys, DIY siya. Ayan, so na-prepare ko na guys. So wait na lang. So share screen natin. Ayan. Okay. Ito na yata. Aha, hindi ko malipat. So punta tayo ng picture. Okay, close muna natin 'to. Ayan, ano nito guys, ay walang schematic pero susubukan natin yung abot ng ating makakaya pagdating sa pagre-repair. Ayan. Ayan na. Okay. Ayan. Puro flux ito guys. Hindi masyado malapit yung picture pero ayan. Ayan. So, screen natin. Screen sharing. Ayan. Pakita natin sa inyo. Screen share. Ayan. Ayan. Ito siya guys. Ayan. Ayan. Lakihan natin. Kung mapapansin nyo, yan, marami siyang flux dito sa taas sa may capacitor na to. So, may mga flux, yan o. Tapos yung GPU chip niya guys, nireflow din. Ayan. Tapos dito may flux din dito guys. Yan, mapapansin nyo. Tapos dito nilagyan ng thermal paste yung kanyang. Yes. 640. Ah, wala tayong... ay, hindi. Iba to. XFX naman to eh. Di ba yan? Yan, so wala tayong makitang ano. Yan guys, mapansin nyo, puro flux siya, tapos nireflow yung GPU chip. So ito yung mahirap sa pagre-repair. Ayan, so next natin. Ayan guys, mapansin nyo, may flux pa. Yan o, sa capacitor na to. Yan o, may nakalagay na flux. Ayan, mapansin nyo. So ayan, nireflow kasi siya guys, yung GPU chip na yan. So ayan, so next natin. Ayan, mapansin nyo, may flux pa dito guys. Ayan o, ayan ang flux o. Ayan, sa may kamay ko. Yung paghawa ko, may flux. Ayan. So, next natin. Ayan. Dito, guys. Ayan. Mapansin nyo. May flux. Ayan. So, meron pa ba? Ayan. So, tapos, nilagyan siya, guys, ng thermal paste. Yung kanyang mga VRAM. DRAM MOS. O tinatawag na BR MOSFET. Nilagyan siya ng thermal paste, guys. Ayan. So, nagmukha na siyang binaboy. Yun. Ganitsura. Ayan, guys. So, ano. Yung nag-repair ay hindi kaganon, ano. I don't know kung bakit siya
Ganun yung pagkakagawa ng repair. I think hindi marunong. Pero ano siya, gumagamit siya ng panghinang, microscope, hot air. Yan, dinera niya, may machine siya eh. Nireplow yung GPU chip. Mapapansin natin siya dito. So, ito siya guys. Pina-ultrasonic cleaning ko na siya. Yan, malinis na po yan, mapapansin nyo. Yan, see. So, nasa ano na tayo guys. Gagawin natin guys ay in-inspection na natin to siya guys kanina. But, so, after ultrasonic cleaning. So, balik tayo sa ating SOP, sa standard operating procedure. So, by microscope or grace. So, mag-checking tayo. Okay. So, checking. Yeah. Okay. So, adjust natin ang ating Yeah. So, as you can see, so inspection tayo dito. Anong nawawala? Okay. So, tingnan natin guys ang PCI. Oops. Okay ba yan? Ito yung kanina, yung may mga plugs na ano. So, ayan, mapansin nyo, napakalinis guys. Ayan ang ating ultrasonic 6-stage of cleaning. Ayan, ito, wala ng plugs dito. Ayan, mapansin nyo. Tapos, wala na din yung mga ano, thermal paste na nilagay dito sa mga DRAM MOSFET nya. So, na-remove na natin. Napakalinis guys. Sana mapagana natin to. Kasi, itong at GPU na ito ay wala siyang board view. Wala ding schematic. So, 50-50 mission tayo as of today. So, inspection. Dito yun may plugs kanina. Wala na. Tapos dito, hindi ko alam kung mayroon ditong BIOS reset guys. Parang tinanggal. Kasi may plugs dun eh. So, I don't know sa ganitong modelo. Wala akong donor board. Oops, may liquid damage dito guys. This is the PEX reset IC. Yan. So, napansin nyo may kulay green. So, yeah. I don't know. Yan. Ay, may hininang pa dito guys. Yan o. Oh. Hininang siya nung nag-repair na technician. So, hindi nakadali. Yan. So, tingnan natin other parts. So, ito may something liquid damage siya, guys. Yan. Okay. So, plug in natin siya. Of course, we need to plug in. Just mag-proceed tayo ng voltage checking muna pala. Bago ang lahat. Bago. Okay. Mag-tester muna tayo. After ng ating SOP na physical inspection, so mag-proceed tayo sa tinatawag na test point. Okay. Okay, mabilisan lang. So, super, so good. Okay, sa ating 12 volts power external na 3.3, so good. 12 volts again. All coil always. Okay, present. Hindi ko alam kung ano to. Kasi wala naman tong board view. Wala yung schematic. Ano to? This is, I think, matas yung reading. Baka 5 volts. So, ito ay, so, may reading na 0.200 plus siguro 1 volts or 1.8 volts. So, ito ay sa maliit na to. Mababa. Siguro ito yung kanyang 1 volts. Ito yung kanyang 1.8. Ito yung 5 volts niya. Itong dalawa na ito, either, sa ganito kasing dalawang nakabukod, either isang ano siya, BDDCI at saka isang, ano yun, tag doon? MBDD. Yan, sa MBDD. Sa ano yun? Sa memory. Itong kabila, guys. Ito naman, ano, sa power stage na siya ng ano, B-core power stage. So, mapapansin nyo, marami tayo nakapila mga video corner for repair as of today. Okay? So, wala naman ako nakikita ng problem. Ito, ano ba to? Yan. So, hindi naman siya nagbabuzzer. Tapos, yan. Ay, hindi ko alam kung ano sa memory dyan. Pero, ito. So, tingnan natin ang ating fixed reset. Of course. Oops. Ah, patay. So, patay tayo sa fixed reset. As you can see, wala tayong reading. Sa ating data reference, plus minus, so present. Ayan. So, tingnan natin ang pagkakamali ng tingnan natin kung may power naman. So, next, number 3 sa ating SOP. Okay. So, let's plug in and let's proceed. Ah, dahil wala tayong fix reset. So, I think hindi na natin siya, no? So, tingnan natin kung may voltage. Okay. So, tingnan natin kung iinit ang chip. Okay. Dahil patay ang fix reset, iinit ang chip niyan. But, it's warm only. Okay. So, naka-warm yung GPU chip. So, sinakalapat yung aking kamay. Oops, naka ano tayo, DC mode pala tayo. Punta tayo ng DC mode. So, testing natin. This is 0.45 volts. This is 11 volts. And this is 1.8 volts. And this is 5 volts. And this is 0.BDDCI, I think. This is sa memory, I think. Oh, well, memory nga. Ang ating B-core. So, present ang ating B-core. So, wala tayong nawawala. Okay, all present. So, ibig sabihin, no display tayo. As you can see, not detected.
Yan, yan. Ang ating ano ay not detected. Nagdi-display yung ating maliit. Medyo sira na lang yung aking ano. Yan, yung maliit. Ito yung sa motherboard. Ito yung sa GPU. Okay, so dahil nakita natin na after ultrasonic cleaning, so after dumaan sa mga reflowing ng repair ng kaniting nakaraan na ng mga technician na nag-repair na nauna sa akin. So, after nun, so, tayo naman ang next repair. So, let's check and let's proceed to microscope. Ayan. So, hindi nadali nung unang technician. Okay? So, sana'y madali natin. Ayan. Saan ba ito napapunta? So, yun ang magiging problema natin. Saan papunta to? Ayan. Natapos siya dito. May tuldok. So, may tuldok. Tingnan natin sa kabila. May tuldok siya doon. Yun lang. Wala siya ditong... So, ano to? May dumi. So, may tuldok siya doon. Kaya lang walang line. Kasi ito 12 volts tayo. Yun lang problema natin. So, putol na yung line. Parang may ano dito, guys. What's that? I think parang may pyesa dito. Yung problema lang. Aha. Yun lang. Ang problema, wala akong board view, wala akong schematic. So, yan ang iisipin natin ngayon. Paano magre-repair? Yan. Liquid damage. Yan lang problema natin. So, I think yung dito, subukan natin dito kung connected siya doon. So, buzzer sound tayo. Yan. So, test rin natin yung connected siya doon. Isa doon. Hindi ko alam kung ito ang... So, wala namang connection. Dito. Kasi alam ko may data dito sa harap eh. Ito. Data. Wala din. Wala din connection, guys. Hindi ko alam kung wala ng data. Wala naman. Kasi number 3. Kasi 3.3 na to. Okay, wala. Wala naman, guys. Wala. Wala na connection. Wala pa tayo makuha dun sa likuran. So, dito tayo, ay sa harapan. So, dito tayo. Yan. Itong IC na ito, guys. I think wala naman siyang ibang 6 pin. So, ito kasi 5 pin. Ito yung old na ginagamit ng mga PIX reset IC. Ayan. So, ayan. Sa tingin ko, missing yung ating 3.3 dito. Malin dito sa isa na to. Subukan natin to. Okay pa naman yung resistor. So, buhay siya. Ang ating resistor dito. Kailangan natin siya linisin, guys. Kasi pag hindi natin yan nilinis, babalik. Ano yan? Magkakaroon ng... Ano yan? Kakainin niya yung walawang. Kaya... manual cleaning natin siya. Yan. So, bago natin tapusin yung ano. Kasi may line pa siya, guys. Okay pa naman itong fixed resistizing niya. So, I think connected pa siya. So, kailangan ako connect yun dito sa last pin. Kasi, this is, I think, nasa ng 1 ito. 1, 2, 3. Ground yung number 3. Yung 1 at ano at 2 ang alam ko dito. 1 at 2 tapos output ito tapos ito ay VCC. Okay? Yan, kailangan magkaroon ng enable dito tapos may voltage dito sa kabila sa pin number 5 kasi 4 output 1 2 3 4 5. 4 yung output sa mga ganitong klase ng IC. Okay? So, just wait for a while. So, gawa natin siya ng paraan. Yeah, so it's magic. It's a magic. Ayan. So, tingnan natin kung saan siya connected. Okay? Oh, so, nakasundo tayo dito sa fixed resistizing na to. Kung saan siya connected dito. So, wala. Dito. Oops, not connected siya, guys. Oops, sorry. Kasi dito dapat to nakakonnect. Pero wala siyang connections. Ayan. So, tanayin natin dito. Dito yan eh. So, checkin natin dito. Sa
Oops, wala. Basher, basher, basher. Wala. Ayun. So, connected siya dito, guys. Yan. Connected. Sa ano ba to? Wala naman parts dito eh. Pero dito, guys, wala kasi. Pag sinundot natin dito, wala siyang connection. So, yung nagbabasher, hindi siya connected dito. Sa kabila, hindi rin. So, wait lang, guys. So, let's check on the... Tingnan natin yung kaninang nireflow natin. Oops, mayroon. So, ibig sabihin, itong dalawa na to may connection. Yun lang. So, I think, so, based sa analyzation, dahil wala tayong board view, walang schematic, pag dinawag na fix reset, ano ang laging connections, anong ginagamit niya para mag-connect. Ayan. So, nasa na ba tayo? Ayan. So, sa secret, sikreto ng isang technician, dapat alam kung anong gagawin. Okay, dahil wala tayong fix reset IC, sa papunta dun sa fix reset IC na yon, so, wala tayong tinatawag na enable. Ayan. Pagdating sa ganun, so, gagamit tayo ng tinatawag na secret magic. Okay? Secret tricks. Yan. Sa mga basic na gagawin ito, basic. This is basic strategy. How to identify what is the connection between fix reset to fix reset IC. Okay? So, ito, gaya nito. So, walang lines, so walang connections. So, ito yung fix reset IC. Check lang natin dito yung pin number 1. Hindi siya tumunog sa pin number 2. Ayan, tumunog siya. So, pin number 2 lang, guys, yung connection. So, titingnan natin kung anong ginamit na dahil ito naman ay iba. Hindi po siya tawag dito. Ibang board. Kukuha lang tayo ng techniques. Okay, so, check natin. By microscope. Kung paano siya nagpunta doon. Yan, para malaman natin. Kasi yung isa, may pyesa. Ito. Titingnan natin kung may pyesa din. Or, yan. So, from the fix reset IC, so, pumunta siya dito. Yan, mapansin nyo, pumunta na siya sa ilalim, guys, agad. Ibig sabihin, so, direct siya. So, ibig sabihin, dun sa kabila, may parts na ginamit. Pero ngayon, paano natin na siya ma-identify na gagayahin natin yung isang fix reset IC na yun? So, ang gagawin natin dyan, guys, yun, based dun sa nasa kabila, ito. I think this is a resistor. Gumamit siya ng resistor or fusible resistor. So, ang magic at ang magic tricks, simple, very simple. So, dahil gumamit siya ng protection, fuse ang ginamit. So, ang gagamitin natin ay maglalagay tayo ng bridge na fuse. So, ng fuse, gagamit tayo ng fuse para mag-connect ang ating dalawang lines. Kasi wala namang ginagamit na ibang IC. Okay? Yeah. So, kukuha tayo naman ng fuse. Very simple. Gamit ang ating mga experience sa pagre-repair, of course. Ayan. Very simple. Kukuha din tayo ng resistor. So, paano ba identify yun? So, very basic. So, pag alam mo na at gamay na gamay mo na talaga ang iyong pagre-repair, so, I think, hahanap lang tayo ng fusible resistor. Okay? Okay, not fusible. And this is not fuse. So, I think over here. Try over here. Aha. So, wala tayong makuha dun ah. Ito to. May ayaw din. Ito. Wala, hindi guys eh. 2.4 yan siguro. So, wala akong makita. Eh. Ito pala. Sorry. Oops. So, ang gagawin natin ay dahil mahirap mag-magic-magic. So, punta tayo sa likod. 2R2 yung ginamit niya, guys. So, mahirapan tayo. Dahil sa base idea, ang base dito sa kinukunan, guys, alam kong ang identify ko na malaming fuse ay ang ating SOTAC. So, gagamit tayo ng SOTAC. Yan, introducing SOTAC.
Yan, kukuha tayo ng fuse. Ito, I think, fuse to. Yan. Testerin natin. Yan, yung malapit sa AC. Sa gates. Yan. Zero siya. So, sakto. So, siya yung gagamitin natin din, guys. Para mapalabas natin yung PEX voltage. Okay? Okay. Let's get that resistor. So, meron naman ako, guys, na mga, ano, resistor. Pero ito naman, guys, is usable like a brand new. Itong gagamitin natin. Kasi maganda pa naman ang, ano, nito, guys. Ang function. Okay? Yan. So, 350. Okay. Sakunin natin siya. Maya dito. Yan. Okay. So, sa tingin nyo, guys, magiging successful ba at tama ba ang ating ginagawa? So, para sa akin, guys, as an experience about video card repair, so, sa tingin ko, tama yung ginagawa ko. Matagal ko na ito, guys, ginagawa, kaya automatic yan. Automatic, yan ang skills. Automatic. Yan, so, okay, so I think it's perfect. So after that, so check na natin yung PEX reset natin. Kung anong nangyari. Kung magiging ba siyang connected o hindi. Okay, as you can see, like a brand new. Para sa lang yan, guys. Ang sa piyesa naman kasi, kapag yan ay kahit palitan mo yan ng used na piyesa pinanggalingan sa ano, same lang yan ang function, guys. Basta yan ay nakita mo yung maganda pa ang hinang. Ayan, like a brand new pa rin yan, guys. Ayan, kasi mahirap, guys, bumili ng resistor lang. Hindi siya kagaya ng may part number ng IC. Sa mga ganito kasing klase ng video card o ng parts, yung mga smallest na walang part number, so mahirap siyang i-track para bumili sa mga store. Or else, makakabili ka by maramihan or bulk order. Wala kasi. Sa yung matagal na rin ako naghanap ng resistor na ganyan, zero na ano, na 0 ohms or fusible resistor na tawag. So wala akong makuha na as in ganun lang. So wala. Bulk order talaga. Okay? Ay, ba't nandun tayo sa saksak na agad na? Siyempre, nandun muna tayo sa testing. Okay, so isa lang ang hanapin natin ang PEX reset. Hanapin ang PEX reset para malaman kung may output na. Okay? Let's check. Okay. Wow! We have an output as you can see. So, it's perfect. Let's plug in the heat pin. So, let's check. At I think may display na to. Pag mga ganyang ano, napaka very simple. Hindi nadali ng unang repair technician. Siyempre, pag tayo nakadali, masaya tayo. Dahil, success. Ayan ang difference ng expert. Ng veterano. Okay? So, alagyan na natin yung ating monitor. Okay. Yan. So, dito yung GPU, dito yung motherboard. Pag na-detect siya, so, alagyan na natin ang pampalamig. At sa aking isipan is automatic siyang sigurado agad na gumagana. Maliban na lang kung hindi siniswerte. Pero sa aking isipan, automatic na gagana na po yan. Okay. So, let's power on. Let's plug in. Let's check with if we have a display. Oops. Yan. Okay. So, tingin nyo guys, gagana ba? Oops! Magandang halimbawa yan. Oho, success talaga. Okay, it's done. Ta-da! Oh, success na guys. So, tapos unboxing. Okay, very simple. Okay, yan ang ating repair as of today. Ay, may na-drag ako. Yan, so success na po yung ating repair. So, move na tayo sa next phase. Okay?
And very simple po ang ating repair from video card repair. So, ang kagandahan nito, hindi nasira yung GPU chip at saka yung VRAM. Nireflow po kasi siya nung unang technician. Nagkaroon siya ng mga plaques. Yan. So, napakaswerte. Napakasilan pa naman kasi nitong video card na ganito. Itong ganito kasi yung video card po, sobrang silan. Ito, sirain kasi itong GPU chip na to. Lalo na pag malayo sa heatsink at walang thermal paste at walang thermal pad. Sisira agad yung mga VRAM. Itong ganito yung maliit na chip. Yan yung napansin ko kasi marami akong mga repair niyan dito. Shortage yung GPU chip. Ayan. So, napakasilan. Yan ang mahirap sa pag nireflow ng ibang technician. Ayan. So, super. So, success naman yung ating repair. Ayan. So, pwede na tayong mag-next move na sa ating repair. Ang problem pala ng guys ang nire-repair natin based sa chat ng customer. So, ito siya. Ayan. Pinakita ko sa inyo yung image. Ayan. So, basahin lang natin. Pakita ko sa inyo. Maraming picture yung customer eh. So, brand sa MSI. MSI pati ang nilagay guys. Sapphire yun guys. Kasi nakalagay sa customer is MSI Sapphire 6600 XT 8GB DDR5. So, DDR6 siya guys. Hindi siya DDR5. Sabi ng customer. So, problem. No display. With no display is less power. Ibig sabihin no display, no power. Yan. So, liquid damage siya. Yan. From alam ko malayo to. LBC yata to guys. Wait lang guys. Check ko lang ha. Sinerge yung ating ano eh. Oops. Pinadala siya. Paya. Pinituran niya. Yeah. LBC siya guys. JNT pala. Ang address nito ay... So, malabo yung kanyang ano. Ayun. Ang address niya guys ay... Sender. Ayan. Secret name. Tapos parang Cavite silang. Tartaria. B57, lot 14, Buklod, Bahayan, Tartaria, Silang, Cavite. Ayan. So, video card. Ayan guys. So, hindi na natin pinakita yung ano at kita pa yung pangalan. So, ang nakagaling kay si Sender, secret name. Okay? Ayan. So, Sapphire Dual Pan. So, success na guys ang ating repair from no display, no power. So, nilagyan ng mga thermal paste pati MOSFET. Ay, napaka-bad naman ang nagawa nun. Okay. So, yan ang ating updates, guys. So, pasensya na kayo at matagal tayong hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel. Yan. So, ngayon lang ako nagkaroon ng time. Medyo pagod kasi ako at masakit ang aking kung katawan dahil sa nagsa at sobrang dami ng repair. Okay, current repair natin as of today is number 2024. Tama ba? 2024? Yes, 2040 pala. Current repair. So, yan yung current line number natin ngayong October 3, 2024. So, ang current lineup natin, nasa 60 pieces yung ating nakapila ng repair. So, pakita natin para makita nyo. Ayan. Ay, sa ating DC bench. Ayan, pakita natin guys. Ayan, ayan pila ng repair natin guys. Kung mapapansin nyo, mahaba pa rin yan. Ayan, paikot po yan. Paikot. Oops, ayan, namikot. Ayan. Ayan yung ating pila ng repair. Napansin nyo sa taas. Ayan, tinataas ko lang yung camera. Nakapix kasi yung camera natin. Ayan, nasa taas. Ayan, so yan yung ating line number. So, ayan yung ating technician. So, on watching it as of today. Ayan, so si Tech Brian is nakauwi na kasi siya ay 7 to 4 p.m. lang. So, yan yung working station. Ayan, so ayan. Nagka rin tayo doon na isa. Okay. So, yan guys, ang ating updates from Workshop Fix Video Card Repairs. So, hanggang dito na lang ating video. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Pakishare na din. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you in the next repair. Bye for now.